mga kapatid, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Dalangin natin na siya ang mungusap sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Ang mensahe po natin ngayong gabi ay about God's glory. Ito po ay matatagpuan sa John 1:12 to 14. Ito po ang sinasabi. Verse 12, "But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth." Ito pong verse 14 ay siya pong theme ng ating online sambang gabi. A little backgrounder po about John. John was one of the closest disciples and was present for some of the critical moments of Jesus' time on earth. Nakatala po sa banal na kasulatan na si John po ay kasama sa tatlong taong pagmiministeryo ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Siya po ay kasama doon sa Transfiguration. Actually po, tatlong apostles lang ang kasama doon. Peter, James, and John. Dito po, pinahayag ng ating Diyos Ama at sinasabi, "This is my only Son na lubos kong kinalulugdan. Siya lang ang iyong pakinggan." Diyan po nakikita po nila dyan ang glory po ng ating Panginoon during that time. Siya din po ay kasama ng ating Panginoong Jesus nung biduhay niya maguli ang Jairus' daughter. At siya po ang kasama ni Jesus nung night before the crucifixion, nung sila po ay nanalangin doon sa Gethsemane. At alam niyo ba, during the crucifixion of Jesus, si John lang po ang only disciple na nandun. At during po the Last Supper, siya po yung apostle na nakahilig kay Jesus. Ibig pong sabihin, sila po ay close with each other. At sinasabi nga po na John is the apostle whom Jesus loved. Napaka-fortunate po ni John. Kasama po siya ng ating Panginoong Jesus sa loob ng tatlong taon. Sila po ay namuhay, magkasama, kumakain sama-sama, nag-travel po sila. Na-witness po ni John ang mga miracles na ginagawa ni Jesus. Na pakinggan po niya ang mga teachings ng ating Panginoong Jesus. Napansin at nakita po nila ang mga scriptures na tinuturo ng ating Panginoong Jesus. Nakita po ni John mismo ang glory, ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Kaya si John mismo po experienced the eternal, omnipotent, infinite glory of God that was reflected in Christ Jesus. Fortunate po si John. Siya po ay naka-witness sa kaluwalhatian po ng ating Panginoong Jesus. Doon po sa verse 14 na binasa natin kanina, meron pong tatlong biblical truths doon. Ang una po, "The Son of God became man without ceasing to be God." Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao dito sa lupa. Hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Siya po ay fully God and fully human. In John 1:1, sinasabi po, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So, the Word refers to the God, the Son. So, the Word is the Son of God. So, di po ba? So, nakalagay din sa verse 14, "The Word became flesh and dwelt among us." Yun pong sinasabing the Word became flesh, meaning po, si Jesus ay fully God and fully human nung siya po na hindi dito sa sanglibutan. Hindi po siya 50-50, hindi po siya 50% God, 50% human, hindi po. At hindi po siya nahati
Siya po ay fully God and human. As a human being during the time, na-experience po niya ano ang pagiging tao. May emotions po siya, nagutom siya, napagod siya. Pero ang kanyang mga teachings po ay puno ng biyaya, puno ng kahabagan. Being human, he died a physical death. Namatay po siya, pero hindi po nanatiling patay. Siya po ay nabuhay na maguli to show victory over death. At nangyayari po ito because he is fully God and fully human dwelling among us, his people. Okay, klaro po. Ang pangalawa po, in Christ Jesus, we see God's glory. Kay Kristo Jesus, nakikita po ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. The revealed glory of the Son of God is spiritual glory. Yun pong glory na sinasabi sa verse 14, hindi po yun ang pangkaraniwang nagniningning, kumikislap-kislap, beauty, hindi po. When in fact, Jesus was not beautiful. Sinasabi nga po ng Isaiah, he had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. So, what outward appearance po, hindi po siya maganda. At hindi din po ito ang sinasabi na glory ng Panginoon. Hindi din po ito yung mga nakakita ng miracles. Kasi during po sa ministry ni Jesus sa lupa, ang dami pong naka-witness sa kanyang mga miracles. Pero hindi po na nakita nila ang glory ng Panginoon. Gusto po nga nilang patayin si Jesus eh. The revealed glory is spiritual glory. Ito po ay hindi nakikita sa ating physical eyes, kundi nakikita po ito sa spiritual eyes. Ito po ay ang nasa puso natin. It's not something that we see with the physical eyes, but with the eyes of the heart. Sa time po ng ministry ng ating Panginoong Jesus, the way He speaks, pagkilos, pagmahal, ang pagmamahal niya, ang biyaya niya, ito po yung divine glory na ibig sabihin po nito sa verse 14. Ito po yung sinasabing spiritual glory. Okay po? So, ito po ay nakikita natin sa pamagitan po ng ating mga puso. Then, the revealed glory of the Son of God, full of grace and truth. Alam ho ninyo, nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, He could have chosen to become a judge and an executioner. So kung ginawa po niya yon na siya ay judge, siguro lahat po tayo ay mahahatulan. Kasi lahat po tayo ay may kasalanan. At ang sinasabi, lahat na may kasalanan ay parurusahan. Pero hindi po siya pumunta dito as a judge. Siya po ay pumunta dito sa mundo, nagkatawang tao, para ipakita po ang kaluwalhatian at ang biyaya ng ating Panginoon. Actually po, itong biyaya na ito ay very costly. Kasi ito po yung nagdala ng Jesus' death on the cross. Dahil po sa biyaya ng Panginoon sa atin, nagkatawang tao ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus. Para po tubusin ang ating mga kasalanan. The Word became flesh so that the death of Jesus would be possible. The cross is where the fullness of grace shone most brightly. Noon pong pinako ang ating Panginoong Jesus sa krus, doon po sa cross mismo nakikita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Punong-puno ng biyaya po para sa ating lahat.
Puspos po ng katotohanan. When Christ died, He was true to Himself because sin was punished. So, sinasabi po ng Panginoon na ang makasalanan dapat parusahan. Yes, naparusahan, pero hindi po tayo ang napaparusahan. Ang napaparusahan po ay ang ating Panginoong Jesus. At ito po ang katotohanan na hindi pwedeng baguhin kailanman, na si Jesus po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Iyan po ang the revealed glory of the Son of God, full of grace and truth. Number 3 po, born again by the gospel. Tayo po ay naligtas sa pamagitan po ng Ebanghelyo kay Kristo Jesus. Doon po sa verse 12, sinasabi po, kung sino po yung tatanggap kay Panginoong Jesus, siya po ay may karapatan na magiging anak ng Diyos. Kung tanggapin niya ang Ebanghelyo. At ano po ang Ebanghelyo? 1 Corinthians 15:3-4, sinasabi po. Basahin po natin ha. Now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I passed on to you as the first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, he was raised on the third day according to the scriptures. Ito po yung gospel. At ano po yung gospel? Ito po ay good news. Why good news? Because we have salvation in Christ Jesus, na hindi tayo parusahan ng ating mga kasalanan dahil inako na, ito ng ating Panginoong Jesus. Bagkos may karoon po tayo ng buhay na walang hanggan. So ito po ang good news, that Christ died for us. Pero hindi po siya nananatiling patay. Siya po ay nabuhay na maguli, showing that we have eternal life. Kaya sinasabi po sa John 1:12-13, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become the children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, paano po nangyayari itong spiritual na kalagayan? Paano nangyari yung spiritual life sa atin? Verse 13 says, when we are born of God. Ito po yung born again na sinasabi natin. Hindi po tayo babalik doon sa mga tiyan ng ating nanay para ipanganak muli. No, this is spiritual na kapanganakan. At mangyayari po ito pag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus as our Lord and Savior. Nananampalataya tayo at tinanggap ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kaya tayo magiging children of God. Si Jesus lang po kasi ang sinless man. Siya lang po ang tao na walang kasalanan. Kaya siya lang po ang qualified para magiging ating perfect Savior, ang sacrifice for sin. So, iyan po. Naliligtas po tayo sa pamamagitan po ng gospel, ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ito po. Yun pong sa John 1:14 na binasa natin kanina, ito po ang nagpapakita kung gaano po kamahal tayo ng Panginoon. John 1:14 displays the heart of God to draw near to us by assuming our human condition in order that we may know Him and experience salvation through faith in Christ Jesus.
ang sinasabi nga po sa Philippians, Jesus took on the human form, even the form of a servant, and died in a painful and humiliating way on the cross. So, siya po ay nagkatawang tao. Siya po ay servant of all. At namatay po siya ng humiliating. Imagine po ninyo, pinako siya sa krus, kasama po ang mga magnanakaw. Masakit po yun. Pero ito po ay kaganapan para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kung hindi po ito nangyari, manatili po tayo na makasalanan. Manatili tayo na subject for punishment ng ating Panginoon. So, si Jesus po ang sacrificial lamb para sa ating lahat. Po. So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkatawang tao po ang ating Panginoong Jesucristo, pero hindi po nawala ang kanyang pagka-Diyos. Kay Jesucristo lamang po nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang pangatlo po ay naligtas tayo sa Ebanghelyo sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. So, ano ang ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid? How do we respond to God's great love to us? Meron po akong isi-share sa inyo na apat na A kung paano po tayo mag-respond sa God's love to us. Una po, acknowledge God's love to us. I-acknowledge mo, tanggapin mo na mahal na mahal tayo ng Diyos. Sinabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ito po ay napakasimple. Simple po ang pagkasulat. Kahit hindi po ito ay explain, naintindihan po na dahil sa mahal ng Diyos ang sanlibutan, pinadala niya ang bugtong na anak para hindi po tayo maparusahan, bagkus magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po ang number one, acknowledge God's love to us. Pangalawa po, admit that we are sinners and we need salvation. Ang sinasabi po, everyone has sinned. Romans 3:23 nagsasabi, For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po may kasalanan. Hindi po sinabi dito isa, dalawa. Hindi po. Lahat po ay nagkakasala. And we cannot come. Hindi po natin maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. So, ano ang penalty of sin? The penalty of sin is death and separation from God. Romans 6:23 nagsasabi, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, dahil po tayo may kasalanan, hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At doomed pa tayo sa punishment. Doomed pa tayo sa dagat-dagatang apoy dahil nga sa ating kasalanan. So, we have to admit that. We have to recognize ourselves na sinners tayo at kailangan nating maligtas. Yung sinasabi ng iba na, Wah, hindi naman ako pumapatay. Wah, hindi naman ako nagnanakaw. Lagi naman ako nagsisimba. Hindi po yun. Kahit hindi po yan ginagawa, sinasabi pa rin po ng Biblia na lahat po tayo nagkakasala. Kaya hindi po natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. So, meron pong pag-ibig ng Diyos sa atin, pero meron po tayong kasalanan. Sino po ang nagbibridge nito? Sino ang nagiging tulay? Ito po ang pangatlong A. Accept Jesus as your personal Lord and Savior. Sabi po sa John 14 kanina,
Salvation came only through the begotten Son of Father, of the Father, the unique God-man full of grace and truth. At si Jesus mismo po ang nagsasabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong iba, mga kapatid. Si Jesus lamang ang padaan, ang paraan. Iyan po ang provision ng Panginoon sa atin. Iyan po ang biyaya ng Panginoon. Iyan po yung amazing grace ng Panginoon sa atin. Meron pa akong isang illustration sa inyo, mga kapatid. Ikaw ay kasama sa lumubog na barko at ikaw po ay nasa gitna ng dagat. Kakaway-kaway ka doon kasi hindi ka marunong lumagoy. Din may isa pong mangingisda nakakita sa iyo. Hinagisan kayo ng life jacket. Sabi ng mangingisda, kumapit ka dyan sa life jacket para ka maligtas, para ka masave, at hindi ka malunod. Kung ano po ang desisyon nung lalaki na yon na nalulunod na, iyan po ang magdetermine ng kanyang faith. So, kung pukunin po niya, kakapit siya doon sa life jacket, siya po ay makakalangoy papunta doon sa bangka ng mangingisda at sila, siya po ay maliligtas. Pero kung hindi po niya tatanggapin yun, well, alam na natin, siyempre, sigurado malulunod siya. So, it needs a decision. A decision to accept Jesus as your personal Lord and Savior. Para din yung life jacket. Ang analogy po, life jacket. Si Jesus yung life jacket na pinadala ng Ama. At sinasabi, tanggapin mo ito para ka maligtas. Pero ang decision po para maligtas tayo ay nasa atin po. Iyan po yung kailangan nating desisyonan sa buhay. Panginoon po ay sobrang nagmamahal sa atin. Amazing po ang kanyang biyaya. We do not deserve, pero mahal na mahal po tayo ng Panginoon. So, accept Jesus as your personal Lord and Savior. Accept Him through faith. Sa pananampalataya lang po, tayo maliligtas. Sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Yung pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesus ay pananampalataya po yan. At iyan ay gift ng Panginoon sa atin. Gift? Ano ba gift? Libre. Walang bayad. Tanggapin lang natin sa Jesus as our Lord and Savior at wala nang kabayaran niya. Walang bayad. Gift niya eh. Dahil nga po iyan ay gift dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. Dahil mahal niya tayo. At tinanggap natin yung gift na ito, ang ating Panginoong Hesus, makakaabot po tayo sa kaluwalhatian ng Diyos at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ayaw nyo ba yun? Nasa iyo po ang desisyon. Pero yan po, klaro po yan sa Ephesians 2:8 and 9 na gift po. Ang salvation natin at ito ay sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Hesus. Because He is the only way. Sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Hindi po sinasabing I am one of the ways. Hindi po. Absolute po yan. Jesus is the only way. Okay po. So, what we need to do? Accept Jesus as our Lord and Savior. Pang-apat po, abide and obey Jesus with the rest of your life. Ito po, babasahin kong verses. Si
Panginoong Jesus po ang talagang nagsasabi nito. John 14:21 says, "Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." Nakakaiyak po, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesus na kung susundin po natin ang kanyang mga utos, mamahalin tayo niya, mamahalin tayo ng Ama, at may pakita po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. John 5:24, it says, "Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life." So, klaro po, kung mananampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi na po tayo hahatulan. At we will pass from death to life. Of course, magkaroon tayo ng physical death, pero hindi po yung eternal death. Because instead of eternal death, we have eternal life in Christ Jesus. So, i-summarize ko lang po, ano po yung apat na A na gagawin natin in response to God's love for us. Acknowledge God's love for us. Admit that we are sinners and that we need salvation. Pangatlo po, accept Jesus as your personal Lord and Savior. At pang-apat, abide and obey Jesus with the rest of your life. That's so easy because salvation is a free gift from God dahil sa biyaya niya sa ating lahat, mga kapatid. So, ano pa inaantayin nyo? Accept Jesus as your personal Lord and Savior for you to become a child of God. For you to experience the love and grace of God in your life and have eternal life in heaven. So kung meron pa po dito sa inyo na nakapakinig ngayon na hindi pa po tinanggap ang ating Panginoong Jesus as Lord and Savior, ini-encourage ko po kayo na tanggapin siya as your Lord and Savior. Kahit saan po kayo ngayon, the Lord is knocking in your hearts. Papasukin po ninyo siya sa inyong mga buhay. So kung nakapag-decide po kayo na tanggapin ang ating Panginoong Jesus as your Lord and Savior, sundan po ninyo itong simpleng panalangin. Okay po? So manalangin po tayo. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, na minahal mo kami, that you sent your Son to the world to save us from our sins. Salamat, Panginoon, na ganun ang biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon, na minahal mo kami, lalo na po ako, Panginoon. In-acknowledge ko po, Panginoon, ang iyong pag-ibig na ito. Ina-admit ko po na ako po ay makasalanan. Ngayon po, Panginoon, nagsisi po ako sa aking mga kasalanan at tinanggap ko po ang ating Panginoong Jesus as Lord and Savior of my life. Tinanggap ko po na siya po ay namatay dahil sa aking kasalanan. Tinanggap ko po na nung siya ay inilibing, kasamang nailibing ang aking mga kasalanan. At nung mabuhay siya maguli, ako ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. We have victory over death, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Jesus. So, ngayon po, Lord, sa aking puso, tinanggap ko po siya as my Lord and Savior. At mula ngayon, Panginoon, mamumuhay ako ayon sa iyong kabanalan, ayon sa iyong katuwiran, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Thank you so much, Father. In Jesus' name, Amen.
Amen. Amen. So iyan po mga kapatid ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Purihin natin siya, pasalamatan natin siya. To God be the glory po mga kapatid. Salamat sa Panginoon.